The views and opinions expressed by the hosts do not necessarily state or reflect those of TV5. In addition, the views and opinions of the guests do not necessarily reflect those of the host, the show, the station. Maghanda na sa buffet ng mga kontrobersya. Bottomless ang chika at sorpresa. Dahil birthday na nag-iisang reyna ng intriga. Because you just can't get enough of the latest and the hottest scoops. Ito ang Paparazzi Birthday Chika Giveaway. Mega announcement. Sharon Cuneta, ibubulgar ang mga drama sa buhay niya at nagsalita na tungkol sa di umano'y masamang pahayag ng anak ni Piolo Pascual tungkol kay Casey. Singer ng produkto ng isang talent search. Ikakanta ang totoong pangyayari sa issue ng di umano'y pang-aabusong naranasan niya live sa PressCon Express. Isko Moreno, walang prenong sasabihin ang mga hirap at issue na kinakaharap niya sa mundo ng politika. Live sa Hulala, listahan ng celebrities na ayaw natin makita ng walang make-up. Iisa-isahin. At sa espesyal na birthday ng Reyna ng Intriga, bubuhos ang sorpresa. Babaha ng kakaibang mga eksena. Bawal ang secret. Bawal ang no comment. Mas malaman. Mas matapang. Mas may paninindigan. Ito ang Aston Bayan. Paparazzi! Paparazzi! Good afternoon mga kapatid! Extra special and serve very hot ang episode natin ngayong Sunday dahil bukod syempre sa ating mga maiinit na mga showbiz scoops, eh birthday ngayon ng ating reyna ng intriga na si Tita Christy Fernand! Right, Rupert, good afternoon sa inyo mga lahat ng mga kapamilya, kapusa at kapatid na nakatutok sa atin every Sunday dito sa Paparazzi. Kanina backstage nakita ko ang ilan mga surprises and you know, all the big things really in store for this Sunday. And I'm sure isang big celebration ito para sa ating Tita Christy na pag-uusapin the whole week. And of course, we went to her birthday party. Yeah, oh, star-studded. Kaya tumutok lang kayo. Siguradong puro-puro ang aming show, birthday special ni Tita Christy. Okay. Okay, so now, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Tawagin na po natin ang nag-birthday ngayon. Ang hindi mapantayan sa pagbubulgar ng mga latest showbiz scoops and intrigues. Siyempre, ang ating reyna dito sa Paparazzi at reyna ng intriga, si Miss Christy Fernand. Happy birthday! Happy birthday! Salamat. Happy birthday, my dear. Thank you. Okay, upo na rin ako. How are you feeling, Tita Christy, after your birthday party Friday? Medyo walang boses. Yes. Dahil inabot ng madaling araw sa pag-istima sa lahat ng mga nakaalala at nagpahalaga. At ayaw akong i-brief ng ating mga writers, wala raw akong pakialam ngayong hapong ito, makikinig lang daw ako. That's right. Panggugulat ka talaga. Sambong-bongga. Nako, marami talaga tayong surpresa for Tita Christy this afternoon. Pero syempre, unahin na natin ngayon ang Picks of the Week. Yep, tawagin natin ating model. Si Kester Gahudo. Let's see what's the Picks of the Week for Tita Christy's special birthday. Ano ang unang frame, pakibukas? Napapanahon. Chris Aquino and Willie Revillame. Ano bang balita kay Chris and kay Willie? Mo, do you know anything? Well, I know as recent as, I think yesterday or 2 days ago, I saw on yahoo.com.ph na si Willie may insider information na talaga babalik na si Willie sa Wawawi. Pero then, of course, there are also reports that si Chris Aquino daw ang host ng bagong show na ipapalit sa time slot ng Wawawi. And I think really the best person to ask is Tita Christy. Oh, naman. Yan nakadikit ni Willie. You always have the new news when it comes yung to Willie. Yung sinabi mo, sa ngayonan ko na ilang araw na nakararaan, positibo yung sinasabi na babalik na si Willie talaga. So, July 31. Pero pagkatapos ng ilang araw, meron namang sumulpot na naman na pagbabago na hindi na si Willie babalik dahil meron kumukontra sa loob ng istasyon. At least ang Eko Tibo. Yes, that's right. Okay. Pero, mainit na mainit pa ngayon, babalik na naman uli si Willie Revillame dahil isinight nilang dahilan, single digit na lang ang rating ng Wawawi. That's right. Mm-hmm. Iniwan niya 23-24. Ngayon, grabe. Lupay-pay na talaga. Lupay-pay? Yes. Single digit. Who's the host ba now? Siguro hindi ito question. Mortal enemy ni Mo. Siguro hindi ito question ng kung sino ang tumitimon sa programa, kundi na wala yun talagang inaasahan at gusto ng tao sa gitna ng entablado ng Wawawi. Okay, Tita Christy, can we ask you, itong executive na to, is it a he or a she? Or in between? Kasi, in between. Maraming in between doon, pero pwede natin sabihin na
isa sa mga tagapamuno na nasaktan di umano sa letter na ipinadala ng lawyer ni Willie noon tungkol sa issue kung bakit siya umalis. Okay. Para yatang nagalit yung ehekutibo at nagsabi na kapag ibinalik niyo si Willie Revillame, ako ang magre-resign. Pero kailangan nilang pakinggan, negosyo kasi ang telebisyon. Hindi ka nandyan para magpaganda at magsalita lang. Ito ay isang napakalaking puhunan na kailangan bumalik ang pinuhunan ng mga Lopez, di ba? That's right. At ngayon alam naman natin na ang mga commercials nito ay tasado na rin, kakaunti na lang din. Dahil nagsalita ang mga ahensya na maghihintay na lang kami ng pagbabalik ni Willie, sakarin kami babalik. Mm-hmm. So it's positive na baka bumalik talaga si Willie? Sa ngayon ha, sa ngayon. Kasi bukas baka iba na subject naman. Subject to change parati. Baka bigla na naman magsabi, mga writers, maganda na kayo ng show ni Chris Aquino. Siya na talaga ang pupunta dito na tanghali. Pero dito Chris, halimbawa si Chris may ang papalit ng time slot sa Huawei, what will happen to Willie? Is this something na kailangan niya i-buy out yung contract niya or may settlement ang ABS-CBN para kay Willie? Yun nga ang sinabi ng kanyang abogado, kung hindi niyo rin lang bibigyan at pababalik, hindi niyo bibigyan ng magandang trabaho. I-release nyo na. Yeah. Di ba? Okay. Kaso nga, di ba? Meron pa hanggang September 2011. Yeah, that's a long time. Pero parati mo sinasabi ito, Chris, na hindi na masaya si Willie doon. Ay, hindi na siya maligaya. Alam mo ba, hiningan so the way you talaga know him sa tingin mo, oo, anong gagawin? Kasi sukat ko na si Willie, hindi na kailangan pang magpakilala ng emosyon si Willie sa akin. Tinanong ko siya isang araw, anak, pakisabi mo lang sa akin ang isang dahilan para maniwala ako na ayaw mo na talagang bumalik. Siguro sasabihin mo na yon. Maniniwala ako kapag ka sinabi mo na. Ang sabi niya, pagpasok pa lang daw niya sa studio ng Wawawi nitong mga huling araw, para na siya naglalakad sa Tampax. Wow. Sabi ko, pag di ka na maligaya, lumabas ka na. Sa anumang larangan ng buhay, kahit sa pag-ibig, kapag di ka na maligaya, lumabas ka. Karugtong nitong kwento tungkol sa Wawawi ay nandoon si Pok Wang, di ba? Okay. Yes. Mo, ikaw ang mata ng bagyo ngayon. Nabasa namin sa mga pahayagan at talagang sinabi ni Pok Wang sa mga reporters, ang yabang-yabang mo raw, para ka raw bakla. Oh, si Mo? Sa dami ng babae niyan? I didn't know that. Dahil ayaw kay Pok Wang na hindi ko sinasang-ayunan, nagsalita raw si Mo Twister na siya ang pinakapanget na TV host. Sa Juicy, dito sa Paparazzi, sorry, Pok Wang, may tenga ako nakakarinig, may mata ako nakakakita. Hindi ka sinabihan ng panget at pinakapanget ni Mo Twister. Yeah, yung sinabi ko naman tungkol kay Pok Wang, and this was very clear last week ato dito sa Paparazzi, sabi ko, let's not be mistaken. The reason why Wawawi is a very popular show is because of Willie Revillame. Tungkol sa tweet na ni-retweet ni Pok Wang na sinasabi daw, siya yung nagpapataas ng ratings ng Wawawi. I said very clearly, Willie is Wawawi and you cannot be mistaken. There's no other reason why kung bakit successful yung show na yun nung na si Willie ang nag-host. Tapos, I know from an article, I think, of Roldan Castro, sabi ni Pok Wang daw, yung show na to ay hindi naman okay lang kasi wala naman napapanood or... No, yung show niya hindi naman sikat. Hindi naman yung sikat. Ako, hindi ko pinatulan yon kasi baka mamaya nagsalita ka nga sa radio program mo. Did you no, say I that? Didn't. And if you're referring to Paparazzi, fine. We're a new show, but at least we're on the rise and Pok Wang, we're not on the decline like your program is. You need your host. All right! No, I mean, let's be realistic. Nakakaloka to si Mo. No, we're a new show. We're a new mag-uumpisa naman tayo sa baba and we're on our way up. We pinag-uusapan kami. You're watching our show. All of you networks are watching our show. Your show is single-digit decline now, my love. So I say you get your host back. You get your host back and maybe you can join Binibining Pilipinas next year. Okay. Oh my God. Isang tanong na diretso. Ikaw ba, kung sakali, at totoo nga, na may bibigyan ng pagkakataong ilarawan si Pok Wang, naniniwala ka bang pangit si Pok Wang? Listen, it's not appearance. You gotta be careful. No, because I don't want to talk about looks. Because yes, this is all about performance. I'm not a matinee idol. I don't have matinee idol looks. Also, you know, so hindi naman ako nagpapalaki na guapo ako or anything. It's the substance of our program, and your program is lacking this number one thing, and that's your host. You need him back. Let's not be mistaken. And at least kami dito, I think we're working on our chemistry. Inaayos naman natin yung programa natin. And again, we are on the rise. Oh, and we're friends now, right? That's right. Oh, we're all friends. Yes. Okay. Rufa, ako naman magkokomento. Hindi ko rin mapapalampas to. Dahil ako talaga nakikipagpatayan. Sa Chrissy, birthday na birthday mo. Dapat hindi, walang pinipiling panahon. Walang pinipiling panahon dalian. Mainit na mainit na, ako naman. Kung totoo nga, ito ay kung totoo ha, kasi baka mamaya sabihin ni Pok Wang, sinasabi niya yung radio program ni Mo, na mali pa rin siya dahil sikat na sikat, tumututok ang mundo doon dahil sa kanyang Forbidden Talk. Kung ang sinasabi mo, Pok Wang, ay hindi sikat ang Paparazzi, pakitanong mo ang sarili mo, bakit sinusulat sa mga pahayagan ang mga issue namin dito? Bakit tinatawag kaming hindi promo program?